Finally, hinuli na nga ang anak ng sikat na drug lord na si Joaquin El Chapo Guzman na si Ovidio Guzman. Pero kailangan munang kumitil ng 29 na buhay at rumisulta na pagiging battlefield ng siyudad ng Culiacan sa Mexico. Hindi ito ang unang pangyayari na hinuli si Ovidio. Maalala natin noong 2019, unang ang nahuli ang anak ng drug lord. Maraming natutunan ang Mexico at pati na rin ang Amerika sa pangyayaring ito. Kaya sinigurado na nila sa pangalawang beses na mananatili na talaga sa kulungan ang anak ni El Chapo. 2019, nangyari nga ang tinatawag na ngayon ng mga locals na El Culiacanazo. Sa building na ito na lumabas nga si Ovidio at mukhang nahuli siya ng mga pulis dahil dito naglabasan nga ang mga tinatawag na mga sikaryos at ang kanilang mga matataas na kalibring baril, andang labanan ng mga pulis at sundalo. Dala nga ng mga pulis na to ang isang extradition warrant mula sa isang American judge. Successful naman sila sa pagpasok ng compound kung saan nagtatago si Ovidio. Nung nalaman na ng mga sikaryos na hawak na nga ng mga pulis at militar si Ovidio, nagsimula na silang manakot sa mga tao at kumuha pa ng mga hostages. Umabot nga sa 700 armadong sikaryos ang nagkalat sa mga kalye at nagtangka pa nga ito na atakihin ang isang compound kung saan nandoon ang mga pamilya ng ilang military personnels. Dahil sa laki ng naidulot na kaguluhan sa buong siyudad, nagdeklara ang presidente ng Mexico na si Andres Manuel López Obrador na pakawalan na nga ang anak ni El Chapo dahil mas importante daw ang mga buhay ng mga inosenteng sibilyan na nadadamay. Umugong nga ang balitang ito at nabukhang walang kapangyarihan ang gobyerno ng Mexico para labanan ang mga malalaking kartel na ito. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan? Bakit pinakawalan si Ovidio? O may binabalak nga ba ang Amerika para sa saktong paghuli sa anak ng notorious na si El Chapo? Nauna na nag-release ng indictment ang Department of Justice ng Amerika kay Ovidio at sa nakakatandang kapatid nito na si Joaquin Guzman Lopez noong April 2008. Dahil yan sa pagpupuslit ng mga illegal na droga mula Mexico papuntang Amerika. In short, ipinapatuloy nga ng mga anak niya ang masamang gawain ng kanilang ama. Noong 2021, nag-offer na nga ang Amerika ng $5 million na pabuya sa makakahuli sa dalawang anak ni El Chapo. Pumirma na din ang dalawang executive order si President Joe Biden para labanan ang mga international drug syndicates na malaking dahilan sa pagdami ng namamatay sa drug at fentanyl overdose sa Amerika. Umabot sa 107,000 ang namatay noong 2021 sa Amerika dahil sa overdose. 67% dito ay mga fentanyl overdose. Number 1 ang Mexico na source ng fentanyl sa Amerika. Dahil dito, pinresyon ng Amerika ang Mexico na gumawa ng hakbang at nagresulta na nga ito sa nangyari ngayong 2023 ang finally paghuli for good kay Ovidio Guzman. Isang umaga, isang operasyon ang ginawa sa Culiacan, inabangan ng Mexican National Guard ang isang armored convoy. Nang laban pa ang ilan sa mga ito, pero positibong na-identify ng mga otoridad si Ovidio na kasama sa convoy. Naganap ang pang-aabang na ito bago ang pagbisita ni President Joe Biden at Canada President Justin Trudeau sa Mexico. Sabi ng DEA ng Amerika na nanghuli talaga daw ng mga malalaking narcos ang Mexico, lalong-lalo na't bumibisita sa kanila ang presidente ng Amerika at ng ibang bansa. Inanunsyo nga ng Mexican Defense Secretary na si Luis Crescencio Sandoval na nahuli na nga daw nila si Ovidio. Dinala daw ito sa isang military base sa capital ng Mexico, ang Mexico City. Dahil dito gumanti ang mga sikaryos, nagsunog ng mga sasakyan sa mga kalye, nangharang ng mga daanan at namaril pa ng isang eroplano ng Mexican Air Force na nakalanding sa airport ng Culiacan. Buong gabi nga ang palitan ng putok ng mga sikaryos ng mga Mexican authorities.
isang commercial airplane din palang natamaan. Kita sa videong ito ang pagyuyuko ng mga sakay ng eroplanong ito. Wala namang nasaktan sa loob ng eroplano. Nag-utos nga ng lockdown ang mayor ng Culiacan para wala sanang madamay na sibilyan sa pangyayaring ito. Mukhang kaya naman palang kontrolin ng Mexico government ang sitwasyon. Pero 18 tao na nga ang nasugatan dahil sa barilan. 10 sundalo ang namatay at 19 naman sa mga gang members. Sa pangalawang paghuli kay Ovidio, nagpalabas ng mahigit 3,000 sundalo ang Mexico para siguraduhin hindi na talaga sila ma-overwhelm ng mga sikaryos. Alas 4 nag-umpisa ang operasyon ng mga sundalo at Air Force ng Mexico. Nung nagsimula na nga ang putukan, nakita ng air surveillance na may papaalis ng mga sasakyan sakay ang mga armadong sikaryos. Inabangan naman agad ng mga sundalo ang pagkilos na ito dahil siguradong isasama nila si Ovidio sa pagtakas. 6:20 ng umaga, nakuha na nga ng mga otoridad si Ovidio, pati na ang kasama nitong mga matataas na kalibre ng armas. Natanging ang Mexican Army lamang ang pinahihintulutang gumamit. Gaya nung unang paghuli kay Ovidio, na puno nga ng kaguluhan ang buong Culiacan. Isa na namang magulong umaga para sa lahat ng mga residente. 7:55 AM nung formal na ngang inanunsyo ng presidente ng Mexico na nasa kustudiya na nga nila ang anak ni El Chapo. Alas 10 ng umaga, inatake nga ng mga sikaryo ang isang airport at pati na rin ang isang military airbase. Dinala naman agad si Ovidio sa Mexico City sakay sa isang Air Force helicopter. Ikunulong nga siya sa Altiplano, ang maximum security federal prison na kung saan ikunulong din ang kanyang ama noon. May nangangamba naman na baka makatakas na naman si Ovidio tulad na nangyari sa kanyang ama noon. Balak ng Amerika na i-extradite si Ovidio at doon na sa Amerika ito ikukulong para masiguradong wala nangang monkey business pang mangyayari. Pero may haharapin pa ngang ibang kaso si Ovidio sa Mexico kaya mananatili daw muna ito sa kanyang bansa. Marami naman ang naniniwalang hindi naman talaga ganun kalaki ang impluensya ni Ovidio sa kartel at tinuli lang talaga siya para masatisfy ang pamemoresyon ng ibang bansa lalong-lalo na ng Amerika sa Mexico. May mas marami pa daw na may mamataas na ranggo sa kartel ang malaya pa rin at mukhang hindi naman talaga maaapektuhan ang takbo ng kanilang masamang negosyo. Mahalaga rin konsiderahin natin na malaking tulong sa ekonomiya ng Mexico ang bilyong-bilyong dolyar na kinikita ng mga drug cartels na ito buwan-buwan. Ito na kaya ang katapusan ng mga drug cartels sa Mexico? O gaganti na naman ang mga cartel at mas magpapalakas pa ng puwersa? Post your comments below at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat mga boss!